Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Alin? Yun pong sa sectioning, ma'am. Oo. Yung number of stalls po or saan po ito ilalagay? Hindi ba sabi sa atin ni Mr. Ram, gagawa siya ng sketch at that there will be 1 meter space for every 5 stall holders. Yung sketch na yun, makikita natin pagka natapos na, pagka na-ratify na itong ating policy. The Honorable Hernandez Mendoza is recognized. In addition po dun sa sinabi mo ni Konsehala Leviste, yung sa minention po niya, for every 5 stall holders ay magkakaroon daw po ng 1 meter na parang spasyo. Ito po yung parang yung exit at saka entry ng mga tao. Pero in so far as yung 1 meter, 2 meters at 3 meters po na designation, wala naman pong binago sa existing na ordinansa po ni Konsehal Don Dinato. Wala naman pong pinamyandahan po si Natita Pachi. At sangayon din po dito sa guidelines, wala rin naman pong ipinropose ang Lipa City Night Market Committee na iaamyenda po yung 1 meter, 2 meters, and 3 meters. Ah, okay. So in so far as yung vested right ngayon ng night market vendors ay concerned, ay kung ano po yung existing ninyo na 1 meter, 2 meters, at 3 meters, ayun din po ang i-carry over. Ililipat lamang po kayo doon sa section na inyong paglalagyan. So kung sakasakali po naman ang intention po ni na Sir Ram ay baguhin po yung 1 meter, 2 meter, 3 meters, ay di dapat po ikasama iyon sa proposal nila ng guidelines na ibig sabihin ay kasama sa kanilang pinag-aralan. Pero siguro po dahil po sa wala naman dito sa guidelines ay napagtanto nila na since nabayaran nyo na at vested right nyo na yung 1 meter, 2 meter, 3 meters, ayun ay mananatili na rin sa inyo. If there will be any discrepancy o pagkakaiba sa implementasyon, ay di pagbigay alam nyo lamang po sa komitiba po ng market. Ayan, maraming salamat po. The Honorable Mendoza is recognized. Siguro po yung mas maganda yung sa katanungan po ng ating kasama sa night market, mas maganda po siguro na i-include natin dito sa guidelines na yung dati hong space o yung sukat ng dati hong kanilang pinagtatayuan ay yun din ang ibibigay sa kanila para maliwanag na nakalagay sa guidelines kasi mas mahirap pa na magkakameron. Oo. So there's no problem na rin in including it in the IRR. Oh, para lang maliwanag. The Honorable Leviste is recognized. Sige po, ilalagay na lang po namin sa idadagdag na po namin dito sa transitory provisions yung guidelines na yun. Meron pa akong gusto malaman ang taga night market. Ayun, salamat po. Ano po, para dun sa kaliwanagan para sa area na yun. Ano po, ma'am, yun po bang area of operation namin? Since dyan yun nabanggit mo, Lapi Torres, maapektuhan po din po ba ito sa sectioning? Kasi nga, ginagawa ngayon ni Sir Ram ang sketch. So, makita natin yung pagka nagawa na niya yung talagang, yung final sketch, pagka na-ratify na namin dito sa sanggunian lahat. Salamat po. So kung wala na po, session na... the Honorable Makasayet is recognized. Mr. Chair, I would just like to request po dun sa ating pong committee because there are some ordinances coming from Barangay 5 na ipinasa po nila na sa tingin ko po kasi ay relevant po dyan. Meron po sila yung mga kukolektahin. Kasi since ang Barangay 5 po, covered din po yung sa ating night market, sa tingin ko po yung dapat if the our chair would allow, ay isama na rin po dun sa discussion para po dun sa ating night yung market. Yung guidelines ng Barangay 5, sinama na namin dito ang policy nila. Yes po, pero guidelines. Recently po, I think a week or 2 weeks ago, several yung po mga butaw ordinances na ipinasa po ng ating Barangay 5, ay meron po silang ipinasa dito sa ating sanggunian for we had a meeting with last Monday, September 8,
tungkol po dito sa bagong guidelines. So, and I think it's already included here. Kasama na dito. Sige po. As long as it's already included there po dun sa discussion, di wala po magiging problema. Thank you. Any, kung wala na po, session na resume? Ah, meron pa? Isa pa po, ma'am. Mula po sa aming mga miyembro, hinihingi po nila, since ang sectioning, hindi po kami against dito, ano po, hindi na namin ito inaano. Ay, hinihiling po lang nila, since tayo humarap po sa mahaba ding ulan, maaari po daw po ba natin itong gawin after na ng piyesta para po makaipon man lang. At kung sa sectioning po kasi, ang sunod po namin problema dyan, humanap ng bagong mamimili o suke. Para po meron pa kaming, kumbaga po sa panahon na yon, ay mapuhunan habang naghahanap ng bagong mamimili o suki po. Piyesta ng? Di pa? Hindi pa sa po. Sa January? Mm-hmm. Yes, ma'am. Kasi ito, kaya natin gustong ratify right away. Gusto na natin maayos na right away. At kasi magra-raffle na para maano na yun mga sectioning nyo, hindi yung mga kung saan kayo dapat mapapunta. Because we really want all of these guidelines to be implemented kasi we wanted our night market to be tourist attraction. Like kagaya po sa mga ibang bansa na ang night market is a tourist attraction na pinupuntahan po na hindi lang ng atin mga taga-Lipa kung hindi po ng taga-ibang bansa. So, yun po. Yun po. Ma'am, mayroon na po ba kayong date or schedule for this? Kaya nga, pagka na-ratify nito, ipipresent na ni Sir Ram ang sketch at magra-raffle na kayo. Kasi di ba, remember, may ginagawa siya mga number para maupisahan na natin right away ang maiayos na natin ang lahat, ang night market. Kasi we want this to be a model night market, not only in Lipa but in Calabarzon. The Honorable Katipon is recognized. Kanina, yung may sinasabi ho si Consul daw na may darating pa rin dito yung mga flea market para gahong yung pang Pasko at pang Piyesta ng mga asidera. Baka naman ho po pwedeng sa pamamagitan ho ng chairman ng market, ito ho ay ating i-implement ng maganda sa makapiyesta ng Lipa para kasi ho, may asidera kong darating eh. Ako ho natin ipasa ito ang resolution ngayon. Pero yung implementasyon ay makapiyesta. Gawa lang yung gaho, alam ganun nyo din sa palingke. Yan hong mga nasa palingke na bubuhay yan sa mga suki. Yung gang suki-suki. Kahit yung nasa loob at suki ka, pinapasya lang ka. Gwaho nang hindi na rin, sa tingin ko, hindi na rin natin mapipigil yung mga asidera ngayon. At yan nga ay pag-aaralan ng chairman ng Committee ng Games and Amusement, yung asidera ngayon, pati ho yung perya ngayon, kung yung gawin nararapat pang ilagay dito sa atin, no, ano, dahil napareper na nga ho sa kanyang committee, ang akin lang ho, ipasa natin ito, pero ang implementasyon ho natin, ay di kong nagbubunutan ho ngayon, pero di ang implementasyon ho natin ay makapiyesta ho sana ng lusod ng Lipa dahil ilang buwan na yan eh. Para ho ma-uniform natin, may isa ayos. At habang mula ngayon hanggang piyesta, maghahanap naman tayo ng mga sponsor. Baka ho mag-i-sponsor ang San Miguel o Juan para ho standard yung kanilang mga stall para mas maganda. At siguro malaki may tutulong nga ng Tita Pachi na ang stall ay maging uniform para ho mas makuha. At baka naman may magpo-provide like pure foods, ganyan ho mga iba't ibang maging sponsor ng mga lagayan na pare-pareho. The Honorable Linato is recognized. Ito pong bagay na ito nung ating hinahawakan pa natin ito nung nakaraang termino ay ang balak po talaga dito ay ilipat na ang lugar ng night market. Pero kaya po natin ginawa ang ordinansang ito upang maisaayos agad-agad ang night market. Kaya pong kung iiintay na naman natin ng makapiesta, ay burahin na lang uli natin itong ordinansang ito. Dahil gagawa tayo ng ordinansa, paintay tayo ng paintay. Diga ho, ito naman ay dumaan sa masusing pag-aaral at napakaraming committee hearing na. Taon na ho ang binibilang sa pagko-committee hearing na ito. Ay kung hindi pa natin susundin itong ginawa na itong pinaghirapan na ito ng Night Market Committee,
bakit pa natin sila binigyan ng kapangyarihan na ito'y pag-aralan at i-recommenda muli para ito'y maaprobahan nating penal. Dahil yan naman pong night market na yan, sa tunay ay talagang ang gusto diyan ay ilipat. At talaga pong ang night market ay hindi permanente diyan. Dahil ang karsada po na yung Pitores ay permanenteng karsada. Hindi po yan permanenteng palengke. Di ba? Ito'y ginawa lang natin para maisaayos at dati nakiusap ang ating mga kasamahan dito, huwag nyo na kaming ilipat. Okay. Pero sumunod, sabi nila, susunod sila sa anumang gagawing mga pagsasaayos. Eh kung tayo po ay hihiling na naman na ito'y makapiesta na, ay wala na naman po tayong katapusan. Diga ho, wala na hong magiging katapusan ang paghingi natin dito. Ay pinagbigyan na ho halos lahat ng kagustuhan na huwag nang mawala yung mga suki kung ililipat ng ibang pwesto. Ito po'y iisod at magse-sectioning. Eh ang problema ay suki pa rin. Eh ang palagi ko'y walang katapusan ang problema dito. Sinusolusyonan po natin kaagad para maging maayos. Ay problema at problema pa rin po pala, Mr. Chair. Honorable Katipo. So, sa statement ho ni Crucial Don, ay di amenable ho. Ang akin na lang ho dyan, wala ho sana mangyari na katulad ho nung nakaraan taon na may ordinansa nga ho yung night market, pero hindi na rin naman ho natin na-control yung asidera doon sa Semrecto. Sa pagkakataong ito, ako ho'y nananawagan sa lahat ng aking mga kasamang konsehal, huwag na ho nating payagan ang asideras. Unang-una, yan ho ay mga dayo dito sa Lusod na Lipa. Ibigay na naman ho natin ang pakinabang dito sa mga maninindan natin sa night market. The Honorable Katipo, Linato, is recognized. Kagaya po ng aking naturan kanina, buo po ang aking paninindigan na ipagbawal ang pagkakaroon ng asedera along CM Recto. Ano po, yan ay napakatagal ko na pong idinudulog sa sanggunian noon pa hong nakaang termino. Ano po, ang chairman pa hong natin noon ay si dating konsehal King Umali. Ano po? At kaya nga po ay siguro ay ating sa lalong madaling panahon sa umagitan ng pag-referan na committee ba ay makapagpasa tayo ng ordinansa na nagbabawal. Ano ho? Dahil isa lang naman ho ang kausapin diyan sa mga asiderang iyan. Ano ho? Ngayon ay di ilipat po natin sa isang magandang lugar at maging isang tourist attraction din po. Dahil po sa karanasan nating lahat, mga kababayan, ang asidera po sa lungsod ng Lipay nakakatuwa dahil masaya pero nakakaistorbo ng malaki dahil traffic ang dulot nito sa lungsod ng Lipa. Ang sabi po ng iba'y normal na pagkapapaskot magpipiesta ay matraffic dahil nang may mga asidera. Tama lang po yun, pero kung ito ay maayos. Ano? Sa karanasan po natin sa loob siguro ng may 4 o 5 taon na ay napakagulo ng nilalagay na asidera diyan. Ano? Hindi ho maganda, hindi maayos. Kaya po, ipatigil na sa buong CM Recto ang paglalagay ng asedera sa umagitan ng isang ordinansa, Mr. Chair. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, yun pong sectioning na gagawin na nakalagay po sa policy, maganda po yun, konsehala. Maayos po natin ang mga katatayan, hindi po halo-halo. Ano. Pero ang ano ko po ay magkakaroon po ng displacement yung mga lugar kasi po'y lilipat sa kanya-kanyang section, di ba? So, ang nakita ko po ay magkakaroon ng raffle doon sa pwesto. So, pwede po bang during the raffling ng pwesto ay masupervise ng ayos para sa ganun ay wala pong masabi ang mga taga night market na nagkadayaan na yun ay malakas kaya nabigyan ng pabor na ang napapunta sa kanya ay yung napakagandang pwesto. Kung maaari po nga ay ang gamitin ay pingpong balls upang sa ganun ay walang dayaan ang mangyayari at mapapunta, swertihan, kung alin yung magandang pwesto ang makuha. Opo. Yun po, konsehala. Ina-assure ko po bilang chairman ng night rep ng committee ba na ito po ang raffle na ito ay magiging fair to everyone. So, complete supervision po ng... yes, thank you. Konsehala.
I-honorable din nato is recognized. Nais lang po nating ipalala na pagka dito po ay may nagkaroon ng predetermined na pwesto dahil ang nakalagay po talaga dito ay raffle, ay pagbigay nyo po alam sa agad sa amin ang mga taong involved at ating kong iimbestigahan. Ito po ay kasong administratibo, abuse of authority po ito, Mr. Chair. So yun lamang po. Maraming salamat. Any further discussion? The Honorable Hernandez Beloso is recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Siguro po ito ay more on the jurisdiction po ng ating pong ABC President pagdating po dito sa barangay business clearance. I understand, meron po kasing barangay clearance tapos meron pa hong barangay business clearance. What I understand here is barangay business clearance, galing po ito sa residence po noong nag-a-apply at arin naman pong barangay business clearance ay galing naman po sa barangay 5 kung saan nakakasako po dito po sa atin pong night market. May I ask po hanggang magkano po ang po pwedeng i-charge ng barangay business clearance at paano po yung proseso ng pagpapa-aproba ng barangay bago po sila makapag-assess kung magkano po ang kanilang ilalagay. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, as regards dun sa katanungan ni Konsehala Concon, as to how much ang pwedeng kolektahin po ay wala naman pong limitation. As long as it's called, dumaan po dun sa tamang proseso, nagkameron po ng public hearing, nagbigay po ng note for the information of everyone para po dun sa mga lahat ng barangay ordinance na magkakaroon ng koleksyon, ang proseso po niyan ay una, magkakaroon po ng meeting sa sanggunian, then they will call on at magbibigay ng notice dun sa bawat tao na maapektuhan para dito sa ating barangay ordinance. Then after giving notice, they would handle a meeting na magkakameron po ng public hearing na tinatawag, and based on the public hearing, kung ano po yung proposal ng ating sanggunian ay yun po ang ipapakita sa ating public. Then, hindi na po kasalanan ng ating sanggunian kung kakaunti ang pumunta, kung hindi ho lahat ang pumunta, as long as meron pong public hearing na nangyari, yan po yung alam na ng lahat. Then, after po noon, kung ito po ay mapapagtibay ng ating sanggun, ng kanilang sanggunian barangay, na ang nakuhang ordinansa as regards kung magkano ang clearance, kung magkano yung barangay business clearance, ito naman po ay normally ay ipapasa po dito sa ating sanggunian panglungsod para po maaprubahan at bago po. Maraming salamat po. As per the records of the sanggunian panglungsod, mayroon na po ba tayong pumasok na parang proposal coming from the respective barangay pertaining to the barangay business clearance wherein dito po ibabase ang assessment ng pagkuha po ng special mayor's permit? Because otherwise, kung wala pa po ngayon, ay hindi pa po natin maikikarry over ang requirement na ito for the special mayor's permit for 2015 dahil it will be prejudicial po sa ating pong mga night market vendors. Noted po yun sa ating pong Mr. Chair, and I think I agree with our esteemed counselor that if this hasn't passed yet with our sanggunian, this has hindi po dapat ito pwedeng i-push through it. I think pwede po natin ipacheck po yung ating mga records kung ito po yung aprobado na po at hindi. Alright, so kung halimbawa naman pong mayroon pong mga nakapagbayad na, the understanding here is it will be carried over until such time na maging aprobado na po. Kumbaga kung may naibayad na halimbawang 200, 300, ito po ay kung wala pa pong ordinansa, ay kumbaga they are entitled to a refund or sila po ay pwede sigurong i-carry over sa kung kailan magiging legal ang ordinansa po ng barangay. Pwede po bang ganun? I'm not aware as to the legality as of now, but I think kung ito po yung mapag-uusapan naman ho ng ating sanggunian barangay at ng ating mga kasama pong nandito na mga participants, yung mga nagbayad, kung ito po talaga hindi pa na-aprubahan, I think ang kailangan po nating pagbasihan ay yung existing ordinance nila dati. Kung meron po sila as regards barangay clearance at saka doon sa mga barangay business clearance, and if this can be carried over, kung papayag naman po ang ating po mga night market vendors na total naman po isa sigurado pagdating po ng coming January ay hihingi po ulit tayo ng barangay business clearance at saka barangay clearance sa ating pong barangay,
edi pwede naman po nating i-compensate po ito. Magkameron po ng magandang usapan para total magbabayad din naman po ang ating mga nasa night. Kung yun po ay naman, ay kung papayag po at magkakasundo po sila. Apo, as far as my chairmanship of the Committee of Laws is concerned last term, wala po ako natatandaan na naging parte po ng pagpupulong regarding sa passage ng isang ordinansa ng barangay kung saan nagtatalaga kung magkano po ang in-stipulate po na amount. Considering the same, Mr. Chairman, and since this is a condition prerequisite to securing the special mayor's permit, may I request that this matter be referred to the Committee on Barangay Affairs para po magkaroon po ng separate and kasabay na discussion pertaining to the securing of the barangay business clearance, and if this matter can be suspended or integrated, maalin po sa dalawa if this is already available to the procedure in securing the mayor's the special mayor's permit. Yun lamang po, Mr. Chair. Mr. Chair, I would also like to add na aside from dito po sa Committee on Barangay Affairs, may isama rin po ang Committee on Good Governance para po mas magandang mapag-usapan po itong issue po na ito. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, kanina nga ako'y narinig ko na wala pong limit ang pagsingil po ng barangay business clearance at saka ng special mayor's permit. Siguro ho, hindi naman ho natin po pwedeng sabihin na wala pong limit ang pagsingil. Kasi ang kailangan hong pagsingil ho lamang is enough for the regulation of the stall market ng mga stall ho sa atin hong night market, at hindi po pwede na sobra hong excess na gagawin na pong negosyo. This should be enough only for the regulation and the maintenance of the stalls in the night market, Mr. Presiding Officer. Mr. Chair, I would just like to clarify that when I speak of that there's no limitation as regards to how much business clearance or barangay business clearance can be obtained from dun sa ating mga taga-barangay, I'm speaking of sa pangkabuuan, hindi lamang po sa ating night market. Ito naman po syempre ay kaya ko sinabi kong walang limitasyon, kasi hindi ho natin pwedeng iset ang limit. Hindi tayo pwedeng magsabing 10 piso, 30 piso, 50 pesos, 100 piso, 2,000, 3,000, pero kasi po to ay depende kung nasa ang lugar. Kung ating ho titingnan siguro sa mga lugar ng Makati, sa lugar ho ng mga Taguig, ang kanila hong mga barangay business clearance, malaki. Kasi ho, justified naman, as long as justified, kung magkano ang kanilang kukolektahin at tama dun sa serbisyo na ibibigay ng barangay, pwede po silang mag-impose. As long as dumaan po ito sa tamang proseso, tamang procedure, at wala pong nag-o-oppose po dito, dun po papasok yung concept na there's no limitation. Basta ho dumaan sa tamang proseso, wala pong problema po dito, Mr. Chair. Sige po ay na extensively discussed na po yung matter. Session na resume. The Honorable Levista is recognized. Kindly reiterate your motion. Yes, Mr. Chair, I would like to move for the ratification of the said guidelines as required under Section 2, Paragraph B, Number 6, as amended. Objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, my privilege is with regard dun po sa ating, I think 2 weeks ago na ipinasa pong isang resolusyon regarding po dito sa isa pong resolusyon na ipinasa po ng ating sanggunian kung saan po tayo nagre-request na humingi ng query. Humingi po ng query sa DILG, sa COA, at saka po sa ating City Legal as regards letter sent to us by the OIC City Accountant. Ako po kasi, Mr. Chair, I'm just under the sa pag-iisip po na ito po yung may reconsider po natin, granting na nagkataon din po, bukod po dun sa aking gustong ipaabot dito po sa ating sanggunian, ay nagpadala rin ng sulat ang ating ehekutibo na stating their justification why they bakit po ganito ang kanilang naging aksyon. But ako po bilang isa pong sanggunian member ay gusto ko rin pong bigyan ho kasi ng pagkakataon na ito po i-refer sa isang komitiba bago ho kasi dapat natin na ipaabot sa isang sa kinaukulan do sa ating pinagpapadalhan. Ito po sana ay nabigyan ng pagkakataon sa isang komitiba
upang mapag-usapan o kung hindi na kailangan paabutin pa siya sa komitiba base po dito siguro sa aking mga grounds na nakita kung bakit kailangan baguhin, i-revoke o i-amend ang isang resolusyon na ating ipinasa ay ito po yung mapagbigyan. So, Mr. Chair, I have, unahin ko na po yung sinabi po bago po yung aking puntos ay yung ipinadala po na sulat ng ating, I think this was formally sent also dito po sa ating Office of the Sangguniang regarding po dun sa stand ng Office ng Ejecutivo kung saan ito po yung naka-address sa ating pangkagalang-galang na Vice Alcalde. Dito po, in sum, ito naman po siguro ibibigyan po ng kopya ang bawat miyembro ng ating sangguniang. Dito po isinulat at nag-cite po sila ng dalawa po na jurisprudence. Ang case po ng Kisimbing versus Garcia, GR number 175527, December 8, 2008, which refers to na pag po ang isang ordin, tayo po yung nagpasa ng isang budget na kung saan specific ang description sa pagkakagastusan, ito po hindi na kinakailangan daw bigyan ng otoridad galing sa sangguniang, the matter being specific in character, at ito po parang inassume na po under our jurisprudence na inaprubahan na po ng ating pong sangguniang. And aside, yun po yung makikita natin, this case was decided just December 8, 2008. Then, kasama rin po doon sa discussion po nila, ay ipinakita po ang discussion dun sa Vergara versus Ombudsman, GR number 174567, which was decided on March 12, 2009, na dito po yung nagsasabi na dun po sa mga bagay na hindi na dapat, although, syempre, I'm a member of the Sangguniang, dito po kasi nakasulat, with due respect to the SP could not go beyond its powers as prescribed by the local government code, clearly when the, which involves paano po natin ito. But tungkol naman sa aking punto, aking kung ano po yung kontrata na sinabi natin na dapat ay iraratify. Ito po siguro, bagamat po nakasanayan po dito po sa ating sangguniang na kailangan ng lahat ng mga kontrata ay ating pong niraratify, it doesn't mean naman pag alam na nakita nating mali ang isang bagay at bagamat ito po ay laging ginagawa na, ay hindi na po nating papaguhin. Dito po sa kontrata na pinirmahan po dun sa contract of services, aside from the initial argument po kanina na aking nabanggit, ang pinagbasihan po ng kontrata ay ang resolution number 337. This authority was issued by the Sangguniang, by the august body of the Sangguniang, na kung saan ay nakasulat po dito ang kontrata na kung saan pag tayo po yung contract of yung sa mga garbage collection services ang ay hindi na po kailangan ng ratification. Ito po ay nandun sa resolution number 337. Now, there's a question. May mga nagtanong po, paano yung blanket authority natin? Yung blanket authority po natin, kasi may una, may iniusi tayo yung blanket authority resolution number 250 noong July 12, 2010 na sinasabi natin na ang isang lahat ng mga kontrata ng local government ay kailangan po nating i-ratify. That's one. Na ito po ay ni-revoke naman natin noong ng resolution number 238, tingin ko po noong September 19, 2013 na ito po ay ginawa po natin kasi ang I think po naging argument po noon ay dahil nag-iba ang komposisyon ng ating sangguniang ay dapat po na magbigay tayo ng panibagong authority, which I think hindi naman po necessary, but then again, we did that. Dito po sa discussion po na ito, nakita po natin yung conflict between a general resolution and a specific resolution. Ngayon po, meron po tayong legal maxim sa atin po, ito po yung alam din ng ating kagalang-galang Konsehala Attorney Concon Hernandez, meron po tayong legal maxim na ang sinasabi na which states, generalia specialibus non derogant. Ang ibig sabihin po nito, a general act is not construed to repeal a previous particular act. The provisions of a general statute must yield to those of a special one unless there is an express reference thereto na nire-revoke po ang isang specific resolution. Dito po sa ating pinag-uusapan ay kita po natin
na meron po dito sa ating sanggunian, ay nag-issue po tayo ng isang general resolution na nagre-refer sa lahat po ng mga kontrata ay kailangan i-ratify. But there's also specific resolution number 337 na nagsasaad na hindi na kailangan. Ngayon, using the legal maxim, at ito po ay talagang ginagamit po natin dito po sa ating bansa, ay sa tingin ko po, ay ang dapat po nating susundin at nakasulat specifically doon po sa ating kontrata na ang naging basihan ng ating ehekutibo ay ang resolution po na ito. With that in mind, sa tingin ko po kasi, doon sa kung ang resolution po na ating pinagbabasihan at tingin ko po ay existing, kasi po yung general resolution natin did not specifically revoke the special resolution na nagsasabi po na kailangan ng ratification, doon po kasi yung ating kailangan karapin. I'm not for the executive, Mr. Chair. But then again, pag nakikita naman po natin na may basihan ang isang bagay na sa tingin ko naman po itama, mali naman po rin naman na basta po natin hahayaan na ang isang bagay na mali na nating ginagawa ay ating hahayaan lamang. Sinasabi nga po nila, ang 1,000 kasinungalingan, ang isang kasinungalingan na sasabihin mo ng 1,000 beses, pag sinabi mo ng 1,000 beses, ay parang nagiging katotohanan. By analogy, dito po, pag po ating hinayaan na gawin po yung ating practice, pag nakita naman po natin na mali, although yes, we have been acting in good faith naman po dito sa ating mga karanasan, dahil hindi po, I don't know kung ito po ay nandito na, but then again, now that we know that we have this issue, at sa tingin ko naman po, ay medyo clear, ito po ay clear sa atin po, ay sa tingin ko naman po, kailangan po natin po itong aksyonan. Now, the question lies, ngayon po na alam natin na hindi na naman po kailangan na humingi ng isang opinion galing po sa City Legal, sa ating pong sa COA, sa DILG, tingin ko po, ano po ba ang magiging tingin po sa ating sanggunian? Alam na natin na mayroong ganitong ruling, alam na natin na may ganitong batas, alam na natin na sa tingin ko po, in my opinion, but we have all our own opinions, alam na po natin na ito ang tama, ay bakit pa po tayo kailangan magpadala pa ng isang resolusyon na kung saan ialam na naman po natin ang sagot? Yun lang po, Mr. Chair. Refer to the Committee on Good Government. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Saka na, JR. Ayaw. Will the good counselor yield to an interpolation by this representation? No problem. Ang sa akin lamang naman din po ay tayo po ay nag-aproba ng isa pong resolution kung saan nagbibigay po tayo ng blanket authority at nilagyan po natin ng kolatilya na subject to the ratification of the Sangguniang Panglungsod, because giving blanket authority is also not something that is regularly done in the course of business. Giving blanket authority is giving absolute authority to the executive para mag-execute po ng isang kontrata. And the only reason na nilagyan po natin ng kolatilya that this is subject to the ratification of the sanggunian is for us to ensure na babalik pa rin ho sa sanggunian. Sapagkat nung mga panahon na pinaprobahan ho natin itong resolution na nagbibigay tayo ng blanket authority, we did not study, we did not have any committee referral, we did not impose any restrictions, we did not give any qualification as to what kind of authority we are giving. We are giving absolute, we are giving blanket, we are giving supreme authority to the executive. Now, the reason why we put in subject to the ratification of the sanggunian is because the spirit of the law that we want to give intention to the resolution and not just the letter of the law is because we wanted to exercise the constitutional mandate of the sanggunian for check and balance. Yun lang naman po ang hinahabol natin dito, check and balance. How will we do check and balance if kung nagbigay na ho tayo ng absolute authority, hindi pa ho ulit babalik sa atin sa sanggunian? Approve po sa akin, wag na hong dumaan sa ratification ng sanggunian, wala naman hong problema. Pero let us also revoke, let us also take back, let us also not give blanket authority to the chief executive to enter into contracts. Let us study each contract,
prior to giving authority for him to enter into contract. Let us dissect each and every provision. Let us understand para saan pupunta ang 10 million na ito. Paano gagastusin ang pera na ito before we say yes, okay po yan sa amin. Because if we will be rubber stamp in the sanggunian, for what purpose have we been elected for? Yun lamang po sana, Mr. Chair. Mr. Chair, the Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, I agree with the kung ano po yung sinasabi ng ating kagalang-galang konsehala Concon Hernandez with regard check and balances. But then let's talk about the concept of check and balances. How is the concept of check and balances being applied dito po sa power ng sanggunian? Unang-una po ang nasabi po dito, ang concept of check and balances, bago pumasok ang isang budget, nagkakameron po tayo ng budget hearing. The concept of check and balances is already existent at the time na tayo po yung nagbabudget hearing. Dito po, tinitingnan natin, tama ba na ilagay natin sa appropriation na ito ang isang paggagastusan. Dito pa sa isang, halimbawa, paggagastusan sa kung ano man ng ating gobyerno, kine-question na po natin yan at the beginning of the year. Kung meron po tayo makakalimutan at the beginning of the year, syempre ho, dito na pag-uusapan yan sa ating sanggunian. But then again, ang check and balances po ay hindi naman ho nawawala. Ako po, I agree with Konsehala Concon na dapat po lagi tinitingnan po natin ang atin pong mandate at ini-implement po at ginagawa po natin ang ating mandate. But syempre, sa paggawa po, sa pag-responde po natin at sa pag-tayo po natin sa ating mandate, kailangan din naman natin gawin ito sa tamang pamamaraan at kung sa tamang panahon, kung kailan, kung saan, at kung saan dapat natin gagamitin ang ating mandate. Kanina po yung nabanggit ang resolution with regard to dun sa ating blanket authority. But then again, Mr. Chair, kanina po binanggit ko, hindi po yon ang issue at hand. What we're talking about here is not the blanket authority. What we're talking about here is the specific authority na ibinigay tungkol po dun sa mga waste management. Resolution, ulitin ko po, meron po tayong tatlong resolution na pinag-uusapan dito. Resolution 337, ito po yung specific. Tapos meron po tayong Resolution 250 at non-revoke ng Resolution 238. But I guess, Mr. Chair, dun po sa question, I agree with Konsehala Concon, at ito po ay dapat mapag-usapan din, ito po sa tingin ko ay hindi po dito ngayon. Kasi po ito po yung ibang issue na dapat na pag-uusapan natin sa ibang committee ba. I reiterate po na ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung kontrata. Ang usapan po para dun sa blanket authority, dun sa resolution, I think we have here the presumption of regularity of our resolutions. Na kung sakasakaling kikwestiyonin po natin ito, ay dito po i-refer natin sa tamang komitiba at dun po natin pag-usapan, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer, kanina nga po ay narinig ko po na binanggit din po ng ating kasama na si Consel J.R. Makasaet na yung pagpapasa natin ng isang resolusyon sa Sangguniang Panlunsod ay baka naman mamaya ay bumalik sa atin ang ating ginawang resolusyon sa kadahilanan na baka daw tayo ay nagkakamali doon sa dahil meron na ipinakita sa atin na desisyon na nanggaling sa korte nang galing ang desisyon at ito ay binigay ng opinion sa pamamagitan ng isang sulat sa Sangguniang Panlunsod, Mr. Presiding Officer. Yun lamang po ang aking gustong linawin. Tayo po'y gumawa po ng isang resolusyon papunta po sa COA, papunta po sa DBM, papunta po sa DILG, papunta po sa ating legal city legal officer. Ito ka pong sulat na inyong pinagbasihan o inyong binasa dito sa atin ay sa atin pong city legal officer nang galing. Siguro ho ay sa pagkakabanggit ninyo kanina ay mukha pong hindi sa city legal officer po nang galing. Ay ngayon naman po tayo humihingi po ng opinion. Kung ito man po ay nanggaling sa city legal officer, wala naman din po siguro na masama na tayo humingi ng opinion sa COA, humingi ng opinion sa DILG, humingi ng opinion sa DBM po. At ang korte lamang po kasi ang makakapagsabi na tayo ay may pagkakamali. Kung tayo man po ay may pagkakamali dito sa sanggunian, bakit hindi po natin tatanggapin ng maayos kung ito po ay mali? Ano po ang ating kinatatakot? Ano po ang ating ikahihiya? Tayo naman po ay humihingi po ng opinion. Hindi po lahat
ng nakaupo po dito ay Diyos na ang sasabihin ay yun po ang sigurado, hindi po lahat tayo dito ay wala pong pagkakamali. Siguro ho, tayo'y humihingi ng opinyon sa mas nakakataas sa atin, mas nakakaalam natin, hindi po kahiyahiya na ang sangguniang panlunsod ay magkamali. Kung ang eksekutibo nga ho, ang atin pong Pangulong Pinoy, ang ating mga cabinet members ay nagpa-implementa po ng DAP, sino po ang nagsabi na ito po ay mali? Ang korte po lamang, ang atin pong Supreme Court, ngayon nga ho ay pinaglalaban ng atin pong Pangulo na hindi po mali ang DAP. Pero kayo naman po ay abogado, na andiyan po si Konsehala Conco na isa ring abogado, ang Supreme Court nga lamang po ang makakapagdeklara kung tayo po ay magkakamali. At dito po sa sangguniang panlunsod, siguro ho ang bawat isa ay hindi po mahihiya kung magkameron po ng pagkakamali o kung meron pong katanungan, kung meron pong query na kailangan pong gawin doon po sa mga national agencies. Yun lamang po, Mr. Presiding. Mr. Chair, ako po ay, I agree with our esteemed counselor, Counselor Vivong Mendoza, with regard doon po sa sinasabi niya na query, at talaga ho nagkakamali naman po ang lahat. Ang sa akin lamang po ay, dito po, narito na ako si sa ating sanggunian. Kanina ho, doon sa statement ko, binanggit ko, nandito na ang paliwanag. Nandito na ho yung mga legal basis natin. Tayo bilang isang body, bilang isang sanggunian, tayo ho inilagay sa ating posisyon para magdesisyon. Binigyan ho tayo ng kapangyarihan para alamin kung ano ang tama at mali. At dito po ngayon sa ating issue ay nakaharap po sa atin ang mga papeles at ang mga basihan na sa tingin ko naman ho illegal. Dahil ito'y nanggaling din ho sa Supreme Court mismo. Dalawang kaso, ang kaso ho ng yung aking dalawang nabanggit ho na kaso kanina, ito'y dumaan na sa Supreme Court. At ito'y bago umabot sa Supreme Court, alam natin dahil ordinance to, nag-MTC yan, nag-RTC yan, nag-Court of Appeals yan, nag-Supreme Court yan, baka nag-MR pa sila, baka nag-second MR, third MR pa yan, kung papayagan ng Supreme Court. Ang punto ko, dumaan na ito sa Supreme Court. At ito ay may ruling na ang ating Supreme Court, dalawa pang kaso ang pinag-rulingan ng ating po Supreme Court. But then again, as I've said earlier, we are a body. Ang sanggunian po ay isang body at may kanya-kanya pong opinion. Ang sa akin lamang po, ito po'y nakalatag. Ito po ang ating po mga basihan na sa tingin ko po sa bawat isa sa atin ay ating aalamin, tama pa ba to o ito po ba ang ating tamang gawin. But ang sa akin ho, nandito na ho ang mga basihan. Sa tingin ko lang po, ang pinoprotektahan ko rin po ay ang ating sanggunian. When I'm saying na ano man ang magiging tingin po sa atin ng tao, na alam na ho natin ang mga basihan, tapos ang gagawin natin ay ganito. But kung sa tingin niyo po ay kulang pa rin ang mga basihan po na ito, wala pong problema. May kanya-kanya hong opinion ang bawat pong sanggunian member. Nasa sa inyo po ang desisyon kung ano po ang inyong gagawin. The Honorable Katipon is recognized. So gusto ko lang i-recall yung nangyari sa atin way back 2013. Last July, ako yung nag-sponsor ng isang resolution revoking the authority of the city mayor para ho doon sa mga kontrata ng siyudad ng Lipa. At the same time, atin din hong pinaalis sa kanya, no? Bakit pa ibabalik dito for ratification ng isang kontrata. Unanimously approved, na-approve ho yan July 2013. After 2 months to 3 months, bumalik ho ang isang request na kailangan na ito ay bigyan ng authority ng mayor ng sangguniang panlusod sa lahat ng kontrata dito sa lokal na gobyerno ng Lusod na Lipa. At the same time, sinabi rin ng request na dapat lahat ng lalabas na pera ng ating pondo ng lokal na gobyerno ay subject to ratification of sangguniang panlusod. Hindi natin maiwasan yung sinasabi ni Attorney Makasait, Konsehal ABC Attorney Makasait, na ruling from Supreme Court. But the mayor addressed this letter to the vice mayor dated September 15, 2014. Na sinasabi dito ng mayor na hindi na kailangan ratify. Ito ho ay ang umpisa pa lang ho, I know mag-privileged speech si Kagawad Makmak, ako at si Consul Don, na bakit
magbabayad na siyudad ng Lipa ng 10 million pesos sa loob laang ng Tutlumbo at Kalahati. In average ko sa privileged space ni Concon, kung nare-recolo nyo, almost 79,850 a day ang binabayaran ng siyudad ng Lipa. Wala akong masawa, nagkaroon ho tayo ng isang request resolution number 323 sa atin hong city accountant. At sumagot ho ang ating city accountant na tayo nagbabayad na hindi nga ho nararatipay ng Sangguniang Panlusod. Ito ang sulat ni Mayor ay magandang paliwanag din sa atin. Magandang pagpapaliwanag na isinay nila sa pamamagitan ng legal officer na tayo ay may ruling ng Supreme Court tungkol dito sa waste management. Pero ang akin lang ho din eh, tayo ho ay nakapagawa na ng resolution noong September 4, 2014, na sinasabi ho natin, tayo ho isang resolution. Resolution sa Tagalog, tayo ho ay nagre-request sa DBM na yung pagkahong ginawa ng city accountant ay tama at hindi ho kami sasabit sa COA. Yun ho ang buod niyan. Hindi naman ho natin tayo tayo pinaimbestigahan. Di tayo sana ho yung resolution requesting the COA to investigate kung saan man ho. Pero nga ito naman ho isang resolution na nahingi tayo ng opinion na sinabi nga na Tarun Makasayat, ito yung pagkakataon na baka tayo mapaya dahil may ista na ruling sa study ng legal officer na meron ruling na ang tinatawag nating Supreme Court tungkol dito. Pero ang atin hong laging sinasabi ko dito, tayo ho ay nasasakop na isang internal rules. Pinakamahirap ho na naipasa na natin ng third and final reading ang isang resolution na ating babawiin kung ano pa man ho ito. Yun lang ho, sir, Mr. Chairman. The Honorable Makasayat is recognized. Sa tingin ko po, Mr. Chair, kasi yung resolution dati na ipinasa ay nandyan na at hindi na ho natin basta-basta pwedeng galawin unless there would be a votation of the body kung i-revoke man natin to o amyandahan man natin to. Pero dati ho kasi ang nakasulat doon ay ating ipapadala. So what I'm trying to say right now is to have a further study doon po sa ating resolution na ipinasa base po doon sa mga impormasyon na ating pong nakuha. Kaya nga sinasabi ko po kanina, depende po sa ating Mr. Chair kung ano po ang ating gagawin ho dito, kung ito ba'y ating i-refer sa ating committee ba o ating bang pagdedesisyonan bilang sanggunian. Ito naman po nasa sa atin po, Mr. Chair, kung ano po ang ating pong gagawin. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, ako po'y absent nung special session na nabuo yung resolution na yan. Pero sa pakikinig ko po ay yun pong ating resolution, yung pong resolution ginawa nung special session na yon ay address sa COA, DILG, DBM. At resolution na tayo ay hihingi ng kanilang opinion tungkol dun sa ginawang pag-release ng pera ng ating city accountant na hindi dumaan ng kontrata dito sa ating Sangguniang Panglungsod. At malinaw naman po na kahit anong opinion na gawin ng DBM, DILG, COA, ay kung magkakontrahan man at pumunta po sa Supreme Court, ang governing body po ay walang iba kundi ang desisyon ng Supreme Court. Na ito naman po ay binigkas kanina ni Consihal Attorney Makasayat na may ruling na po ang Supreme Court dito. May precedence na nangyari na kinatigan ng Supreme Court na talagang hindi na kinakailangan ng ratification ng Sangguniang Panglungsod. Once na yon ay nakalagay na doon sa budget ng taong yon. So, Mr. Chairman, puntahan lang natin yung punto na ating pinag-uusapan. Yun pong mga ginawang paggastos, yun po'y iset aside na natin. Ang atin na lang pong itakil ngayon ay yung resolution ginawa na tayo hihingi ng query sa DBM. At sa tingin ko naman po ay malinaw na malinaw na hindi na natin kinakailangang humingi ng query sa kanila sapagkat may isinaside na po na precedence na ruling ang Supreme Court. Yun lang po, Mr. Chairman.
The Honorable Katipon is recognized. Si kay Kusel Raul Luare. Hindi naman ho tayo, ibig ko sabihin na yung ruling. Ang atin ho yung ruling ho na sagbo ng panlunsod. We have internal rules. Meron ho tayong tinatawag na first reading. Na yun ho, first reading, re-refer sa committee. The second reading, i-re-report ho na committee chairman. Third and final reading, yun ho yung, pati yung spelling, lahat, pag napasa di yan, yan ho ay magiging final na isa resolution o ordinansa. Ang atin yung pinoproblema ngayon, kung hindi ho natin ilalabas yan, tayo ho mismo ang magbabiolate sa ating ruling dito sa internal rules na sanggo na yung panlusod po. Yun ho ang ibig sabihin. Kung ano man ho yung ruling na Supreme Court o ano, yan naman ho ang the last point eh, Supreme Court. Kung sinabi na Supreme Court na mali tayo ano, ay talagang ganoon, susunod tayo sa Supreme Court. Yung pinapat, yan kuha lahat sa Supreme Court ang pinalo niya. Ganon din po tayo. Sana lang ho, ang respeto ho natin sa ating sanggunian panlusod ay ganon na lang ho kalaki. Sana sabi ko pa ulit-ulit dito, bago ka makapasok at makaupo sa isang upo sa sanggunian panlusod, dugo na lahat, pawis na lahat. Pero kailangan na may respeto ang ginawang ordinansa o resolution ng sanggunian panlusod. Ito'y body. Hindi ho ito isa. Kaya ho kung ano man ang mangyari sa future, dapat ho ay lumabas ang isang resolution na sanggo ng panlusod na pinagkaisahan, may nag-against, may nag-out. Kung ano hong resulta niyon, ilabas ho na sanggo ng panlusod, bahala na ho ang Diyos. Comment from the chair. Kailangan ba lang hong linawin po natin na sinasabi ni Consul Nilo na kailangan lumabas? Wala naman hong hindi nalabas. Actually ho, ay talagang yan ay kakanina lang ho natin inaprubahan ang minutes ng September 4 session. At padalawa, prudence dictate dahil mayroon pong nag-co-contest sa result ng votation na kailangan ko po ng mga bilang presiding officer ay pag-aralan kung ano po ba ang dali-iates ko po kung anong totoong nangyari. At tayo po ay hindi nagbabiolate ng any laws dahil meron po tayong 15 days to sign yung laws, kanina lang ho na aprobahan ng minutes. So, tama ho yun, lagi ho may lalabas na resolution, pero hindi rin ho natin pwedeng pigilan ang iba ho members ng sangguni ang panglunsod na maggawa or magpapasa ng isang resolution kung sa tingin po nila ito po ang tama at nararapat. Ito po yung laging subject sa approval ng body. So, the Honorable Linato is recognized. Mr. Presiding Officer, kanina ho'y nabanggit nga ho na ito po'y napag-desisyon na ng Supreme Court. Pero hindi po itong kasong ito o itong resolusyong ito ang dinesisyon na ng Supreme Court. Kanina po'y may nabanggit po sila na nanggaling po sa opinyon ng atin pong kasama ho na si Konsehal Makasaet, ay ito po ang binanggit niya, ay hindi po natin alam kung ang facts ay pareho, kung ito'y similarly situated, kung itong opinion na po na ito ay talaga pong eksaktong-eksakto, baka humamaya ay meron hong kaunting pagkakaiba, napakalaking bagay din po ng pagkakaibang iyon. At para ho, madesisyonan ng atin pong Supreme Court. At hindi naman po kagad Supreme Court ang atin pong hinihinga ng opinion ngayon. Ang hinihingaan po natin ngayon ay ang mga national agencies na mas nakakaalam po kung ang ruling nga ho, ang ruling na sa ngayon ay ipinatutupad ay yung pong decision ng Supreme Court na yung po ang nararapat sa problema pong ito. Hindi ko po sasabihin kaso kasi ito humihingi lamang po muna tayo ng isang legal opinion. At ang magbibigay nga po ng legal opinion ay ang mga national agencies. Kung ito po yung magkakameron ng problema, siguro ang mga national agencies on their own volition, pwede po siguro kung gusto nila na tingnan ho ng mas malakihan yung nangyayari pong problema dito po sa resolution natin. Pero hanggang ngayon po kaya po ako'y pabor pa rin sa pagpapasa
ng isang resolution na pag-i-inquire o paghingi po ng isang legal opinion kasi wala pa naman ho na decision talaga na nangyayari po dito sa ating kasong ito o dito ho sa ating problemang ito. Kaya po ako po'y pabor pa rin po sa paghingi po ng isang opinion o query sa mga national agencies. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, as chairman of the Mr. Chair of the Committee on Appropriation, who sponsored also the resolution that we are discussing, seeking for legal opinion. Ito po ay ating ginawa kahit noon pa pong itong ating ipasa, na kaya po tayo ay humihingi ng legal na opinion sapagkat medyo kakontra po sa ating resolusyon ng pagbibigay ng authority sa mayor at pagra-ratify nito, yun pong sagot sa atin ni Ms. Judy Makasaet na ito po ay ang binabanggit lamang niya ay pursuant doon po sa Procurement Act at doon po sa pagkaka-aproba ng ating regular annual budget, na hindi po nakasaad doon ang lahat ng mga nabanggit ni Attorney JR na jurisprudence. Kasama na rin po ng mga binabanggit ng ating kagalang-galang na mayor na kanyang mga opinyon na mga basihan din, na ito naman po ay hindi nakasaad doon sa sulat ni Ms. Judy Makasaet. Kaya po tayo humihingi ng legal na opinyon. At ganoon din po sa ating na mga nadinig na pinag-usapan, po pwede nga po na ma-revoke natin yung resolusyon na hinihiling po na ma-revoke yung resolusyon na 349. At ganoon din po hinihiling din na ma-revoke yung resolusyon na nagbibigay ng authority sa mayor na may ratification. Ano po? At hinihiling din po na mapag-aralan ang lahat ng jurisprudence, yung mga memorandum circular, yung mga legal opinion, yung mga Supreme Court ruling. So siguro po, Mr. Presiding Officer, para po mas mabigyang justisya naman ang lahat ng ating pinag-uusapan dito, ay isa lang muli natin sa isang committee hearing na kung saan po ay ating babalansihin at pag-aaralan ang lahat ng ating po pwedeng gawing mga resolusyon at ordinansa, na dahil po ay kung ito po ay right away nating i-revoke, i-revoke din natin yung authority ng mayor with ratification of contracts, kasi po marami pong nagko-conflict na ideya dito. Ano po? So kung mamarapatin po na ito ay ma-refer back sa Committee on Appropriation para ito ay maging mapag-aralan muli at makapagpasa tayo ng mas naayon ng mga resolusyon o ordinansa hinggil sa bagay na ito, I'm willing to accept the motion for reconsideration, Mr. Presiding Officer. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, referred to this to the Committee on Appropriation is the motion for reconsideration of the Honorable ABC President Attorney J.R. Makasaet, praying for the revocation of Resolution Number 349, which we were in. We are seeking for legal opinion, and having been given the time to study the letter of the city mayor explaining the act that was undertaken in paying the contractor of garbage, and pursuant to the local government code, as mentioned by our honorable city mayor in his letter to Vice Mayor Eric Africa,
it is said here that the local government code would reveal that in no part of the provision therein could you find the requirement of ratification by the sangguniang panlunsod of contracts entered into by the local chief executive. Instead, this is written in the local government code RA 7160, Mr. Chair. Instead, what the local government prescribes under section 22, paragraph C, therefore it is that no contract may be entered into by the local chief executive in behalf of the local government unit without proper authorization by the sangguniaan concerned. This also be read in consonance with section 455, which states that the city mayor shall represent the city in all its business transaction and sign in its behalf all bonds, contracts, and obligations such other documents upon authority of the sangguniang panlunsod pursuant to law or ordinance. So, Mr. Presiding Officer, based on our lengthy discussion here in the sangguniang panlunsod and reviewing the powers that's being granted to the city mayor and the sangguniang panlunsod regarding the authority entering into contracts, I now move that we revoke the following resolutions, Mr. Presiding Officer. I move that we revoke resolution number 337, resolution number 238, and resolution number 349 for third and final reading, Mr. Presiding Officer. And similar other resolutions? And to include all other similar in nature. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? Announcement? The Honorable Makasayet. Mr. Chair, Mr. Chair, let it be understood also that this revocation shall only be effective today. So all other contracts entered into by the city mayor prior to this date shall all be subject to ratification. So all other contracts to be entered from today by the city mayor shall seek by the power being given to us by the local government code, the city mayor shall ask for the authority from the sangguniang, Mr. Chair. Announcement, Councilor Makasaet. Okay na, announcement. Mr. Chair, I would just like to announce, sumulat po sa akin ng COMELEC. Let me be allowed to read, Mr. Chair. Greetings. Please be informed that the Commission on Elections promulgated Resolution Number 9899 setting forth the registration of members of the Katipunan ng Kabataan from September 20, 2014 until September 29, 2014. This is in preparation for the election of members of the Sangguniang Kabataan on February 21, 2015. For this reason, please take cognizance of the following important matters. Registration for Katipunan ng Kabataan is open to all who are or will be 15 years old but not beyond 17 years old on or before February 21, 2015. Which means, ang inclusive birth dates po na pwedeng magparehistro sa ating pong mga kabataan na boboto po sa ating mga SK chairman ay yung mga ipinanganak February 22, 1997 hanggang February 21, 2000. Filing period is from September 20, 2014 to September 29, 2014. The applicant shall accomplish one copy of the application for registration form which shall be submitted to the Office of the City Election Officer. Birth certificate showing the birth date of the applicant shall be attached to the registration form. Applicants may download the application form from the COMELEC website at www.comelec.gov.ph. Forms are also available at the OCEO. Those who are registered last July 22, 2013
to July 21, 2013, pursuant to Resolution Number 9717, need not register anew unless they turned 18 years of age on or before February 21, 2015, in which case their name shall be deleted in the existing SK list. Relative thereto, the undersigned most respectfully request the assistance of this body for the dissemination of the information. Any other announcement? This session is adjourned. Ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.